Good morning, brothers and sisters. Magandang umaga at magandang araw sa lahat ng ating mga ka-daily devotional, sa lahat ng sumusubaybay at patuloy na tumatangkilik sa ating Lunes hanggang Sabado na devotional. Ngayon po ay araw ng Lunes, January 10, 2022. Ikasampung araw po tayo ng bagong taon. Kumusta po kayo? Kumusta po ang mga gawain kahapon? Samahan niyo po muna ang inyong lingkod sa ating pong panimulang panalangin. Let us pray. O our God in heaven, maraming salamat sa lahat ng natapos na gawain kahapon, na bagamat may mga umiiral na iba't ibang levels ng health protocols dahil sa lumalalang kalagayan sa COVID-19. Nagpapasalamat pa rin kami sapagkat patuloy mong sinusustain ang bawat isa sa amin. Pinalalakas mo kami, pinasisigla sa kabila ng napakaraming pagsubok, sa kabila ng maraming bagay kaming mga kinakaharap, pinagtatagumpay mo kami dahil ang iyong grasya ay napakayaman. Maraming salamat po, walang hanggang pasasalamat ang aming inaalay sa iyo. Sa umagang ito, muli kaming nagpapasalamat dahil meron na naman kaming tatanggaping biyaya ng inyong salita. Maraming salamat po. Dito kami lalakas, sisigla. Dito kami magtatagumpay dahil ang magsusustain sa amin ay ang salita mo. Pagpalain niyo po ang aming Monday devotion. I-bless mo ang lahat ng sumusubaybay. Ang lahat ng nabahaginan nito ay makaranas kaming lahat ng ibayong pagpapala sa aming mga sakit karamdaman, sa aming mga kahinaan, sa aming mga pangangailangan, sa aming mga lumbay at lungkot. May aliw kaming at pagkalinga na inaasahan mula sa iyo. Pagpalain mo po ang araw na ito. Ito ang aming samo at dalangin sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. And amen. Purihin ang ating Diyos na buhay. Bago ko po i-present ang ating topic ngayon, nais ko munang paalalahanan uli ang bawat isa na i-share natin ang broadcast na ito sa ating mga Facebook friends at tayo ay magsilbing multiplier kahit ano po mga restrictions ang ating dinadaanan. Dito po makakapenetrate dahil hindi natin kailangan physical na makita ang mga taong gusto nating bahaginan ng salita ng Diyos dito mismo. Sa social media ay magamit natin ang kapangyarihan nito para ibahagi ang salita ng Diyos. So pindutin na po ang share button ng inyong cellphone para sa inyong mga Facebook friends. And also, follow us in YouTube at JLG Space TV. Huwag kalilimutang mag-subscribe and to click the notification bell for future video uploads. Also mga kapatid, ang ating Facebook page, paki-follow at paki-like. Ito po ang Jesus the Living Gospel. Amen. Okay, so ang topic po natin ngayon ay hope for a tree. Pag-asa para sa isang puno. At ito ay hango sa Job chapter 14 verses 1 to 12. Hope for a tree. Job chapter 14 verses 1 to 12. So, tingnan po natin ang sinasabi ng Biblia sa Job chapter 14 verses
1 to 12. Ito po ang sinasabi sa NIV. Verse 1, mortals born of woman are a few days and full of trouble. They spring up like flowers and wither away, like fleeting shadows. They do not endure. Do you fix your eye on them? Will you bring them before you for judgment? Who can bring what is pure from the impure? No one. Verse 5. A person's days are determined. You have decreed the number of his months and have set limits he cannot exceed. So look away from him and let him alone. Till he has put in his time like a hired laborer. 7. At least there is hope for a tree. If it is cut down, it will sprout again, and its new shoots will not fail. Verse 8. Its roots may grow old in the ground, and its stump die in the soil. Verse 9, yet at the scent of water it will bud and put forth shoots like a plant. But a man dies and is laid low. He breathes his last and is no more. 11, as the water of a lake dries up, or a river bed becomes parched and dry. 12. So he lies down and does not rise till the heavens are no more. People will not awake or be roused from their sleep. Job 14 verses 1 to 12. Yan po ang main key passage na ating binasa. Bakit po sinabing main? Kasi meron pong supporting verse tayong, o verses tayong babasahin, and is still in the book of Job. At ito ay nasa Job 19 verses 25 to 27. Let's go to Job 19:25. I know that my Redeemer lives, and that in the end he will stand on the earth. 26. And after my skin has been destroyed, yet in my flesh I will see God. 27. I myself will see him with my own eyes, I and not another. How my heart yearns within me. Praise God. So, dalawa po ang naging reading natin ngayon. Job 14, 1 to 12. Job 19, 25 to 27. Sa ating topic na hope for a tree. At doon sa marami nating binasa, yung the usual na ginagawa natin, kumukuha po ako ng pinaka key passage o key verse. At doon po natin nilagay ang title nito. At ito ay nasa Job 14:7. Ang sabi po ng Job 14:7, at least there is hope for a tree. Yan nga po ang title ng ating topic, hope for a tree. At least there is hope for a tree. If it is cut down, it will sprout again, and its new shoots will not fail. Hallelujah. Ang sabi ni Job ay, at least may pag-asa ang puno na kapag ito'y pinutol, ito ay muling tutubo, ito ay muling yayabong, at magkakaroon ng mga bagong shoots, mga bagong dahon, sanga,
at magiging mayabong. It will not fail. Yan po ang sabi ni Job. So sa Job 14:7, mga minamahal, dyan po iikot ang ating topic in the next 25 minutes. Ano nga ba ang ibig sabihin nitong hope for a tree na sinabi ni Job? Marami naman akong mga napuntahang mga lugar at maraming puno. Katulad ng diyan sa bandang Canada. One time po ay namasyal kami sa mga lugar na maraming puno, no? So may mga poplars, aspens, yung tinatawag na birch trees. It grows along the edges of fields. Talagang masasabi mong fertile, mataba ang lupa sapagkat may mga tumutubong mga puno sa mga edges ng mga fields, no? While there are some big trees, may mga malalaking puno. Yung isa nga sa nakita kong puno doon siguro tatlong pagdudugtungin yung ating mga kamay. Yan po ang diameter ng kanyang pinakakatawan. Malalaki. May mga big trees. It takes a long time for them to grow, di ba? Hindi naman po yung ganung kalaking puno ay 1 year lang, hindi po. 50 years, 60 years, hindi ko alam kung gaano katatagal, pero sa ganung kalalaking katawan na puno at katataas, ay maraming panahon ang kakailanganin para lumaki o lumago. Pero may mga tinatawag na mga non-native trees, no? Na have to be taken care for meticulously in order to thrive. May mga puno na malalaki na pababayaan mo lang siya at siya ay lalaki lang kusa, no? Habang dadaan ang mga taon, panahon, lalaki lang siyang kusa. Pero may mga non-native trees na kailangan mong alagaan ng maingat at masinsin para sila ay mag-thrive, para sila ay lumago. Kapag dumadating po ang mga winter, no, naaral ko po ito, kapag ang mga temperatures ay quickly dropped below minus 35 degrees centigrade or minus 31 in the Fahrenheit, ano pong mangyayari sa mga punong ito? Sila po ay magiging madadamage. Ilan sa mga puno ay masisira, no? Dahil sa sobrang pagbagsak ng temperatura. However, rather than simply cutting down what look like dead na puno in the spring, people were hopeful that the trees might recover. Diba? Kaya mga ganun, pag winter time, so fall muna, tapos winter, makikita mo sa panahon po ng summer na yung mga punong malalaki at malulusog at mayabong, biglang mga hulog ang mga dahon, tapos kakapitan na yon ng during fall, mga hulog ang mga dahon yan, at kapag winter naman, ay yan na ang kakapitan ng mga yelo, ng mga snow. Na minsan ay bumabagsak ang temperatura sa minus 35, lalo na po dyan sa bandang Canada, no? Let's say, sa lugar siguro ng Alberta, Canada, dyan sa yung malalamig na lugar, no? Ano po ang mangyayari sa mga puno? Parang madadamage sila kapag katapos ng winter,
ang tingin mo sa mga punong ito ay patay na. Pero hindi nila kaagad pinuputol yon, kasi mukhang patay lang yung puno. Pero pagdating ng spring, no, ang mga tao po were hopeful that the trees might recover. At ganun nga pong nangyayari. Yung isang puno na sa tingin mo ay wala na siyang buhay, wala ng dahon, itim ng kulay, dahil katutunaw lang ng yelo na kumapit sa kanya at sa sobrang lamig. So, nag-discolorate na yung puno, wala na siyang kabuhay-buhay pag tinignan mo. Pero ang mga may-ari po ng mga puno na yan ay hindi po nila pinuputol, dahil hihintayin nila ang spring, ang tagsibol. At ang mga taong may-ari ng mga punong ito sa panahon ng spring o tagsibol ay umaasa na ang mga punong ito ay magre-recover. And by the middle of summer, many of the damaged trees had new saplings growing around the base of the trunk. Mapapansin niyo na po na pagsimula na po mag-summer, after spring, summer na po yan, ay karamihan, kung hindi man lahat ng mga na-damage na mga puno, ay magsisimula na magkaroon ng mga panibagong dahon na lumalabas, nagiging green na uli siya. So, ito po yung kaya kung po naikwento ang itong proseso ng itong four season na dadaanan, na dumadaan sa mga puno, lalo na sa mga lugar na present or yan po ang kanilang panahon, winter, meron silang spring, summer, no, and fall. Yun po yung four season. Kasi ginamit ni Job sa kanyang Job chapter 14, yung binasa natin kanina. Ano kalagay po doon? When Job was at his lowest point, after losing his family, his home, and his livelihood, and he wasn't receiving support from his friends, he looked to the trees as a sign of resilience. Ganda po ng word, resilience. Dahil nung si Job sa istorya ay nasa pinakamababang level ng kanyang buhay, yung lowest point ng kanyang buhay, dahil naubos ang kanyang mga anak, 10 lalaki, 3 babae, nawala, nasira na ang kanilang tahanan, naubos pa ang kanilang kabuhayan, at ang kanyang mga inaasahang mga kaibigan na magbibigay, supposed to be, ng moral support sa kanya, ay hindi pa siya nakakatanggap ng suporta mula sa kanila. At ang kanyang kalagayan ay isang puno. He looked to trees, no? At na ang inihambing niya ang kanyang sarili sa mga puno na merong resilience. Dumaan man ang mga puno na kinento ko kanina sa sitwasyon na ang tingin natin sa mga ito ay wala ng buhay at patay na at pwede nang putulin. Pero umaasa yung may-ari ng mga punong ito na muli itong sisibol at muli itong mabubuhay. Ganon din po ang ating Diyos sa atin. Dumating man tayo sa lowest point ng buhay natin, at yung mga inaasahan nating suporta mula sa mga taong pwede naman sana tayong suportahan ay hindi na tayo nakakaasa ng suporta sa kanila.
tayo ay katulad din ng mga puno, na tayo ay pag-aari ng Diyos, na minsan ang tingin ay talunan, patay tayo dahil sa dami ng ating pinagdaanan, pero hindi tayo pinuputol ng tunay na nagmamay-ari ng mga punong yan. Sa buhay natin, tayo yon. Dahil inaasahan ng nagmamay-ari ng mga puno na pag nagsimula ang tagsibol at susundan ng tag-araw, spring and summer, and then summer, ay muling mamumukadkad, muling tutubo ang ating mga dahon at yung isang puno na mukhang patay na ay magkukulay luntian uli. Kaya po, Job lamented that a man dies and is laid low, but he noted, at least there is hope for a tree. Di ba yung laman ng kanyang salita kanina? Ang kanyang panaghoy, ang tao'y mamamatay, sabi niya, at siya'y pupunta sa pinakamababang level ng kanyang kalagayan sa buhay. Pero meron siyang idinugtong sa statement na yon nang sabihin niyang, at least there is hope for a tree. Kaibigan, kapatid, at sa lahat ng sumusubaybay ng ating devotional, maaring ang iyong kalagayan ay kalagayan na tila wala nang pag-asa, lahat na lang ng pasakit, pahirap ang nararanasan, at tila wala nang buhay na pwedeng ipangako sa buhay natin, na pwedeng ang tingin natin ay patay na tayo o wala na tayong saysay. Pero iba ang tingin ng Diyos sa iyo sa tingin mo sa sarili. Nakikita niya na may potensyal kang mabuhay at muling maging luntian, maging mayabong na puno uli. So kailangan nating dumaan sa mga sitwasyon na minsan akala natin wala nang pag-asa. Pero ang Diyos na tunay na nagmamay-ari sa atin, nakikita niya ang tunay na pag-asa. May pag-asa po, mga kapatid. Di ba? Kaya nga, mismo sa gospel, ang sabi, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it will never bear fruit. But if it dies, it will bear fruit. So, kailangan may dying para merong fruit bearing. Kailangan may maranasan tayo. Kailangan maranasan natin yung the lowest point of life, katulad nga ng sabi ni Job, a man dies and is laid low, but he noted, at least there is hope for a tree. Sino yung tree na tinutukoy? Tayo po yan. There is hope for you and for me. Amen? Maaring nasa pinaka mababang antas tayo ng buhay dahil sa dami ng ating mga nararanasan at pinagdadaanan. Huwag kang mawalan ng pag-asa sapagkat mismong ang Diyos na nakatingin sa iyo, na inalaw niya yung mga nangyari sa iyo, ay hindi niya planong patayin ka o putulin ka sa kanyang, sa iyong connection sa kanya. Kasi, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it will never
bear fruit. Kaya ano po ang kanyang statement? He lamented that a man dies and is laid low. But he noted, at least there is hope for a tree. Yan po ang ating topic. At that point, Job couldn't see past his sorrow. Hindi niya nakikita ang mga bagay na pwedeng mangyari lampas sa kanyang dalamhati sa buhay. Doon lang siya, hanggang doon lang siya sa kanyang present situation. Pero alam niyo po, minsan ganun lang kalimitado ang ating nakikita sa ating mga sitwasyon. Pero behind our situation and beyond our situation, gaano man kalupit yan, ang tunay na may-ari ng puno ay may nakikitang pag-asa na ang mukhang patay na puno ay pwede pang muling mabuhay at yumabong. But a while later, dito po sa ating binasa, he summoned up a clear statement of faith. Ano po ang sabi ni Job? I know that my Redeemer lives and that in the end, He will stand on the earth. Ganyan po ang tao eh. Minsan makikita natin yung kahirapan lang. Meron tayong mga sort of drama sa mga pinagdadaanan natin at mga sitwasyon natin. Pero dahil marami nang naitanim dito na salita ng Diyos, ng mga pangako ng Diyos, doon tayo humuhugot ng pagmumulan ng buhay na pag-asa. Kaya ano po, itong si Job na nagsabing, a man dies and is laid low, at least there is hope for a tree. Kung ating babaybayin yung binasa natin kanina, ang sabi niya sa bandang huli, I know, alam ko, I know that my Redeemer lives, and that in the end, He will stand on the earth. Hallelujah. Nakakabawi naman tayo. Minsan, alam niyo, pag may lindol, siyempre lahat naman tayo ay mayayanig, gagalaw-galaw. Pero pag tumagal pa yung lindol, eh makakahanap na tayo ng makakapitan natin. Ito ba ganun? Sa unang bugso, unang dating ng mga suliranin at mga problema sa buhay, hindi naman tayo tao na hindi naapektuhan, tayo ay naapektuhan. Nayayanig at nauuga din tayo sa ating mga pundasyon. Pero doon nagkakaalaman kung gaano ba katibay ang ating pundasyon. Amen? At kinakailangan makabawi tayo sa lahat ng drama sa buhay. Katulad ni Job nung sabihin niya, I know that my Redeemer lives and that in the end, He will stand on the earth. Hallelujah. Job then echoed the idea of a stump dying in the soil and yet putting out shoots at the scent of water, as he said, and after my skin has been destroyed, yet in my flesh I will see God. How my heart yearns within me. Yan, kabawi na po si Job sa istorya. Dahil ang kanyang sinabi sa huling bahagi ng kanyang statement, ng isang puno na tila patay na dahil siya'y nakatanim sa matabang lupa, ito ay muling magkakaroon ng panibagong dahon. Ang sabi niya, and after my skin
has been destroyed, yet in my flesh I will see God. Hallelujah. Amen. God is renewing us day by day from glory to glory to another glory. Binabago niya tayo araw-araw. At ang sabi ni Job, how my heart yearns within me. Ang aking puso ay sumisigaw sa aking kalooban. Nang saya, nang tuwa, sapagkat ang tingin niya sa kanyang sarili ay isang punong patay na. Pero bumalik siya sa pangako ng Diyos na hanggat ako ay nakatanim sa matabang lupa, muli akong sisibol, muli akong yayabong, at muli akong mamumunga. Because my Redeemer lives. Amen? And how my heart yearns within me. Hallelujah. Amen. Kaya hope for a tree. Hope for Rene ang ibig sabihin nun. Hope for you ang ibig sabihin nun. There is hope, kapatid. May pag-asa. Kahit na ano itong sitwasyon na bumabalot sa buong mundo ngayon, meron tayong buhay na pag-asa. Amen? Kanino? Kay Kristo. Meron tayong buhay na pag-asa. Samahan niyo po ako sa ating prayer declaration. Sabihin po natin, God our Father, summon deep hope in us that one day, even after our flesh has failed, that because of Jesus' resurrection, we too in our flesh will see you. In your name we pray. Amen. One more time say, God our Father, summon deep hope in us that one day, even after our flesh has failed, that because of Jesus' resurrection, we too in our flesh will see. In your name we pray. Amen. And amen. Let us pray. Napakayamang salita uli, aming Ama at aming Diyos, ang aming tinanggap pagkain ng aming kaluluwa. Na kahit ano pa ang aming kalunos-lunos na sitwasyon na minsan hinagamit na namin ang aming unawang natural na ang tingin namin ay tila wala ng pag-asa. Pero dadaan lang ito sa panahon, katulad ng kwento ko kanina, Panginoon, dadaan lang ito sa panahon ng autumn, taglagas, sa panahon ng taglamig. At itong taglagas at taglamig ay mag-iiwan ng isang anyo na tila bagay wala na kaming buhay at wala na kaming kakayanang mabuhay. Ngunit pagkatapos nito, meron namang tagsibol at merong taginit. At dito kami makakabawi sapagkat muling magkakaroon kami ng mga bagong dahon habang kami ay nakatanim sa matabang lupa. Dahil mismo ang nagtunay na nagmamay-ari sa amin, hindi kami pinuputol sa mga panahong ang tingin namin ay wala na kaming buhay. Sapagkat nakikita niya na may pag-asa na habang kami ay nakatanim sa matabang lupa at habang umaasa ang may-ari sa amin na muli kaming sisibol at yayabong, mangyayari po ito.
Tulungan mo kami, Panginoon, na pag dumating ang mga panahon, parang give up na kami dahil wala na kaming nakikitang pag-asa. Ipapaalala mo lagi sa amin na hindi yan ang tingin mo sa amin. Dahil meron kaming potensyal na muling tutubo at yayabong, mamumunga at mapakinabangan ang aming mga bunga. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin. Pinadakila ka namin. Sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. And amen. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, tapos na po ang ating devotional. Nako, pero tayo po ay patuloy na manalangin sa pananalasa ng itong ating global pandemic na kinakaharap ngayon, na tila parang hindi mag-e-end, na tayo ay buhay pa, tayo po ay may pag-asa kay Kristo. Humawak lang tayo sa Kanya. Ngayon na po, kahit na online ang mga gawain, kita-kita pa rin kami ng mga kapatiran sa parks and gardens kung saan kami nagtatagpo sa mga panahon na sarado ang mga simbahan. Tuloy pa rin ang buhay. Huwag tayong makalimot na magpasalamat sa Diyos. Amen? Pagpalain po ng ating Diyos ang gawa ng ating mga kamay, anuman ang ating sitwasyon, tayo ay siguradong aalalayan ng Diyos. Dito po ang inyong kasama, Pastor Rene Alog po. Kita-kita tayo bukas sa ganitong oras. God bless us all and Shalom.